Hello guys, good morning. Ngayon guys, ang topic natin ngayon is kung paano mag-download ng survey data galing sa inasbuilt ko or any survey done at site. Ipikita ko sa inyo guys step by step paano namin kukunin yung data galing sa total station. Ito yung tinatawag na total station. Ito yung ginagamit na functional bin. Ito siya guys, yung model nito is A6 Trimble A6 laser. Ano to siya guys, laser. Pag mag-aspill kami ng bundok, pwede na namin, hindi na kami magsisend ng tao sa bundok. Bali, ililaser na lang namin. Ito yung battery ng itong total station. So ilalagay natin yung battery guys. Tapos napapansin niyo, wala yung keyboard. Ngayon ilalagay natin ito yung keyboard. Tapos i-on natin guys. Nakikita nyo, umiilaw siya. Ibig sabihin, una siya. Tapos guys, kailangan ng USB. Ilalagay natin dito. Dito. Then using this stick, you can open now the survey controller. Ito guys, si touch screen na to siya guys. Magbukas. Ngayon guys, ang nakalagay dito please label the circular bubble. Pag magkuha lang ng data guys, pwede hindi nyo i-disable lang yung disable compensator para makapagpatuloy ka sa gagawin. Disable compensator and then accept. Tapos mapapansin niyo guys, yung job dicta R405. Halimbawa yung area na to is a dicta siya, R405. Ito yung gagamitin ko. Paglilipat naman ako sa kabila, ito, maraming job guys. Kasi marami din yung area na pinupuntahan ko. Yan guys, may Kalba, interchange, dicta interchange, dicta Masapi. Ngayon guys, i-download ko yung as-built ko sa tinatrabaho nila na bagong barya. Menu, punta ka lang sa file, makikita niyo yung import-export guys. Import, export points, tapos hanapin niyo yung USB. Yung nilagay ko na USB, ito yung hard disk. I-download ko ngayon. Accept. Nag-loading na siya.
Then, select. Select. May option guys, select from the list. Pero kadalasan ginagawa ko, select all points. Kasi sa isang job, maraming puntos doon. Pali isi-select mo lang kung saan yung puntos na kukunin mo. Transfer complete. Okay. Ipakita ko pala sa inyo guys yung ano yung laman dito sa job na to. Ito napapansin nyo, ito yung asphalt ko sa barrier. Kahit anong name na ilagay nyo guys, okay lang kasi pagdating sa Excel. Halimbawa ito barrier, wrong spelling yan siya, wrong spelling. Iko-correct na lang yan kasi sa site mainit, tapos gusto ka magmadali. So okay lang yan, at least alam mo. Alam mo kung ano yung in-asphalt mo. Halimbawa guys, ito. Easting, Northing, Level. Ito yung kailangan namin guys, yung coordinates. Iko-close ko na guys. Tapos tingnan natin yung in-export ko na puntos. After downloading guys, i-check natin yung puntos. Pakita ko sa inyo yung puntos na dinadownload ko. Ito. Ito yung dinadownload ko galing sa Total Station. Copy natin. Ito lahat yung data na nasa loob ng jam na yun. Ito yung jam niya. Ito ang 405. Ito ngayon yung mga puntos. So, hindi ko yan kailangan yung ito guys. Tingnan natin yung ito. Kita nyo sa Total Station kanina. Ito yun. I-edit ko yung ito, hindi ko ito kailangan kasi bago ito. Ito lang yun guys. Ngayon napapansin nyo mali ang spelling. Iko-correct natin ngayon. Barrier. Tapos i-drag natin. Tingnan nyo guys, nagbago na siya. Saka ito, papunta sa taas, i-delete ko ito. Hindi ko ito kailangan. Yan. Delete. Tapos, lagyan nito itong 22. Ito na yung downloaded na data galing sa as-built survey ko guys. Tapos i-edit natin yung name para hindi ka malito pag mga ilang, kahit na ilang linggo, walang problema. Barrier. Barrier. Aspect.
guys. Okay guys, salamat. Have a nice day po sa inyong lahat.